Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV. At ito po mga kaibigan, isang mineral po ang sangkot sa di umano'y pangungulimpat ng pera nung kanilang nireed na mga Chinese, at umabot nga raw ito ng 64 million mga kaibigan. Ang laking halaga po ano. Actually marami po sila dito no. Pero ito pong isang mineral ngayon ang masabi po natin na nakarma. Yan po mga kaibigan, dahil nga nagkuha po siya ng kanyang legal counsel, pero ang kanyang legal counsel pa mismo ang dahilan kung bakit dito po ay nakontempt sa Kongreso mga kaibigan. Imbis na ang kanyang abogado ang tutulong sa kanya, parang ang abogado pa niya ang nagdiin sa kanya dito at na-contempt ang nasabing general. Kaya ito po mga kaibigan, panoorin na po natin ang video na ito. At galing po ito mismo sa Kongreso. Ay, nagtataas pa. O sige, sir. Sige, go ahead. Sir, again, Mr. Chair, may apology. Is it, can I withdraw the MR file by my lawyer so that not to... Because it is not my intention. It's only about our MR for the lifting of our. So I'm just asking for your general compassionate heart that I'll just withdraw the MR. Magkawa. Since Mr. Chair. Yeah, General Mariano, it's ano naman. We can give it back to you, no. But of course, you have already filed this in the Committee on Public Order. We have received it. But I think we have to just continue with our discussion. Okay, Congressman Akom, please. I do not know if General Mariano knows this. When you get a lawyer to defend you in any case, for all intents and purposes, that lawyer represents you. Now you are denying what your lawyer wrote. Mm-hmm. In your motion for reconsideration, yun ba ang gusto mong mangyari? You can answer in-engage that, mo yung services ng lawyer na yun eh. For her to protect you and for you to be able to exercise your right. Now, you say na hindi mo alam or hindi mo gusto yung ginawa ng lawyer mo. Is that what you're trying to tell the members of this committee? No, Mr. Chair. Okay, that is how I understood your explanation. Na hindi mo naintindihan yung contents ng ginawa ng motion for reconsideration ng lawyer. But you engaged her services to be your lawyer. How do you reconcile that? Hindi ko lang po na-anticipate yung effect po nung sinulat po ng aking lawyer, but meron din pong kakulang nga po yung sabi ko po nga kanina that I will just asking for this honorable committee for the their compassionate heart that we will be the contempt will be lifted. Nagmakaawa na, pero kung gumawa po ng katarantaduhan, ayan, ngayon po, dito po ay parang naiipit na, ayan na, nagmakaawa na po. At yung ginawa ng kanyang abogado na MR ay pumalpak, imposible naman na hindi po niya alam, di ba mga kaibigan? Imposible naman na diretso lang po yan inibigay po ng kanyang abogado dito po sa committee po, di ba? Pinapabasa po yan sa kanya, no, mga kaibigan. Siguro, sa ngayon po, na nangyari nga na siya po ay na-contempt po dito, no, sa ginawa po na himbar na yon. Ngayon, ay ayan, nagmakaawa. We will take that for the moment. Pero as far as this representation is concerned, I do not agree that you do not know or you do not believe doon sa sinabi ng iyong abogado. Because when you engage her services, siya na ang magre-represent sa iyo. Tama. Second, the protocol, in so far as the proceedings in this house are concerned, may magpa-file ng motion,
may magse-second the motion at tatanungin ng chairman kung may objection. At kung may objection, magsasalita yung lawmaker na nag-object. In the case of the motion filed by the Honorable Tulfo, duly seconded by the Honorable Paduano, hindi kami nag-object. And therefore, each and every member of this committee believed that you were lying. Yun. Meron kaming sarili-sariling basehan. As far as this representation is concerned, naglalay ka dahil ayaw mong admitin na maaga pa sinabi na ni Colonel Guevara sa iyo kung ano talaga ang nangyari. I would tend to believe o naniniwala ako lalo kay Colonel Guevara than your statement. Kasi yung statement niya, ibinigay niya freely. Doon sa informal investigation na ginawa ni General Narcates in the presence of his two officers. Inamin ni Colonel Guevara na alas 6 pa lang, nag-report na siya sa opisina mo pero wala ka. At dumating ka ng mga bandang alas 7, if I remember the answers to the questions. Pero hindi mo inamin yun eh. Yun. At hindi mo rin inamin na may mga instructions ka doon na ibinigay, which sinabi ni Colonel Guevara. Kaya mas naniniwala ako sa kanya. Because as a matter of fact, pagkatapos na maimbestigahan ni General Narcates si Colonel Guevara, umalis nga siya papuntang Thailand eh. Kasi ayaw niyang pirmahan yung kanya confession. Hindi naman siya pinersa. So, this representation believe na mas nagsasabi ng katotohanan si Colonel Guevara kaysa sa iyo. That's why I did not pose any objection to the motion of the Honorable Tulfo. So, naintindihan mo na siguro yung kalakaran dito sa Kongreso. At kung magfa-file kayo ng motion for reconsideration, huwag niyo masyadong questionin yung aming kuwan kasi we try to observe our rules. Alam namin na pag hindi namin sinunod yung rules namin dito, ay madadala kami sa korte. Thank you, Mr. Chair. Dito talaga, mga kaibigan, ito nga si Congressman Akop talaga. Nakakabilib po siya sa mga ganito po no, na mga investigasyon, lalong-lalo na po pagka mga sangkot po ay mga ating kapulisan. Alam po naman natin si Kung Akop, di ba? Ay siya ay dati ding investigador po ng PNP. So alam po niya no ang mga karakas nito pong kanyang mga dating mga kabaro, mga kaibigan. At ang nakakabilib po kay Congressman Akop ay hindi po niya didipahan. Wala po siya talagang mga pinagkikilingan na kabaro po niya dati yan. At siguro ay gagawin po niya na hindi masyadong silipin kung ano po ang mga talagang nangyayari dito. Pero kung si Kung Akop talaga ang mag-iimbestiga ay kabilib po mga kaibigan, no? At ito po talagang isa sa nagustuhan ko kay Kung Ako, lalong-lalo na sa mga ganito po na mga kaso, no, na mga sangkot po ay mga kapulisan. Yes, Congressman Rehensya, please. General Colonel Guevara. Anong class ka, Colonel Guevara? Good afternoon, Mr. Chair. I'm Police Lieutenant Colonel Jolet Guevara, PNP class 2000, Mr. Chair. Ikaw, General Mariano, anong class ka? Mr. Chair, I'm from belong to class 1995. Ito, this morning we have a discussion with our members of the of this committee. Ako po ay hindi nakadalo sa hearing noong nakaraang linggo dahil umuwi ako sa Mindanao dahil namatay yung tatay ko. Pero nanonood pa rin ako sa television. Kaninang umaga, dahil sinabi na ni Chairman Dan Fernandez na tao lang kami, mayroon kaming puso.
Maski hindi ka nagkonsulta ng lawyer mo, mayroon ka na sanang abogado in my behalf. Kasi gusto kong kausapin ang mga kasama ko. Pero ito ngayon, anong nangyari? Na-offend na sila. Alam mo, General Mariano, minsan kasi yung abogado makatulong sa atin, minsan naman, medyo madiin at saka ma-offend yung mga tao na dapat natin kausapin. Sayang, General Mariano, dahil ngayon sana araw na ito, eh makaalpas ka na. O hindi lang ikaw, pati yung mga kasamahan mo. Dahil lahat na paraan, ginagawa ko dahil brother ninyo ako eh. Ako. I belong to class 87. Ito mga kaibigan ang hindi maganda dito, di ba? Kung dati mong mga kasamahan yan, ka-brothers mo yan, kung mayroong mali, dapat po ay imbestigahan mabuti at huwag didipahan. Hindi po maganda yan eh, di ba mga kaibigan? Tingnan ninyo si Kung Akop. Dati din po siyang pulis pero hindi po niya ginawa yan. Kahit ilan na pong mga nangyaring investigasyon po dito, wala pong ganun na ginagawa po si Kung Akop. Pero itong congressman na ito, nako, ito po ay hindi maganda po na klase ng congressman. Kasi kapag ka-brothers mo ay didipahan mo dyan, eh pag mali, mali, eh ganun po yan. Huwag po tayong gagamitin natin yung ating kakayanan po na pwede natin silang dipahan dyan po sa kongreso. Nako. Inausap ko si Chairman Fernandez, si Sir Akop, at si Chairman Paduano, si Congressman Arrogancia, bukod lang kay Honorable Erwin Tulfo dahil wala siya kanina. So ito sana ang pag-uusapan namin ngayon. Pero ang nangyari, nag-submit ka na ng motion for reconsideration na talagang nagagalit si Congressman Paduano, na offend si Chairman Dan Fernandez. So ako General Mariano, I was incarcerated for 1 year, 3 months, 18 days, 2 hours, 47 minutes and 36 seconds. Walang dalaw yan. Tiniis ko of the crime which I did not commit. Pinagbintangan ako na nag-ambos ng isang kongresista na hindi ko naman ginawa dahil walang sugat. At kung ako ang mag-ambos, tiyak, ubos yun. So, General Mariano, 30 days, dali lang yan. Hindi nga sa, ano dito, mahirap talaga isang ama ka. Kami mga ama, may mga anak kami, may mga apo pa. Eh, ganun lang eh. Sana kanina, sabi ni... Mahirap nga talaga kapag isa kang magulang, isa kang ama na mawalay ka sa iyong pamilya. Katulad nga sa amin mga OFW, di ba? Tiniis po namin na malayo sa iyong pamilya. Pero yan po nangyayari sa kanila ay kagagawan po nila. Kakaibaha po yan. Hindi po yan katulad sa mga OFW na nagtitiis po para po sa pamilya. Yung sa kanila po ay gumagawa po sila ng mga hindi maganda. Di ba? At yan ba ang dapat ninyong dipahan dyan sa kongreso? General, ako ni Congressman Paduano, ni Chairman Fernandez, pag-uusapan. I-study na yung pakikiusap ko. Nga ko. Eh, sorry, ngayon, hindi ko na magawa dahil doon sa IMAR. Nalito ba si Juan? Major Magsalos? Where are you, Major Magsalos? Good morning, good afternoon po, Mr. Chair. Andito po ako. Oh, yung tatay mo, kaklase ko. Oh. Kaklase ko. Ano ngayon? Yung tatay mo. Oh, ano ngayon? Tapos, sinayang ninyo ba? Si General Mariano, you are the chief of the Southern Police District, am I right? Oh. Ang ganda nga ng buhay ninyo dahil nakaabot kayo sa star rank. Eh kami hindi. Eh kung hindi pa ito nangyari, last September, kung hindi pa nahuli ni General Hernandez, wala, panay, ano lang natin yung mga kapuluhan sa ating kapulisan, ilan lang yan eh, ilan lang yan. Alam mo pala, na itong mga pulis na ito ay gumawa po ng mga katarantaduhan, eh bakit didipahan mo dyan sa kongreso? Ah,
na nadadamay lahat ang nagsusuot ng uniform. Nakalimutan natin yung mga privileges. We climb mountains and hills just to reach that prestigious institution. Oh, na-memorize pa namin ni Sir Jacob. Tapos bakit? Bakit nasisilaw tayo sa mga ganung paraan? Lahat naman ng mga tao ay nangangailangan ng pira. Pero huwag naman yung galing sa masama. Mahirap ang karma. Alam mo pala. Alam mo pala. Hindi ka mag-suffer sa karma. Yung anak mo or yung mga apo mo. So, ito ba? Sana, huwag na itong pabalik-balik na mag-investigate tayo. Dahil ako, Major Magsalos, during the time na nag-travel na ako, tinawagan ako sa tatay mo. Sabi ko, gagawan ko ng paraan. Gagawan ko ng para makatulong sa inyo. Kaya itong pala. Lahat, from General Mariano, yun pala. Yung 44 na nasali dito sa sigalot na ito. Mabuti na lang, diyan si General Natatis. Hindi sa pagbuhat ng bangko ni General Natatis, he's a product of the Philippine Military Academy. Tayo naman sa Philippine National Police Academy. Huwag naman natin sabihan na, kaya nga nagkaroon ng kuminsan eh, dahil ang nagkakalat tayo. Alisin na natin yan. Sana ngayong araw na ito. Si Sir ako, malambot ang puso. Si Chairman Fernandez, mas lalong malambot ang puso. Itong sa katabi ko, si Congressman Arrogancia. Hindi nagagalit ito, pero noong nakikita ko sa TV, galit na galit. Eh, magkamag-anak kami dahil siya, Arrogancia, ako, Rehensya. Ganun ba? Sana General Mariano, ngayon yung inaasama-sa mo na makikita mo yung misis mo, yung mga anak mo, ngayon na sana. Pero wala na akong magawa. Sorry. That's all, Mr. Chair. And in addition to that, I just... Ito po, no, mga kaibigan, no, klase po ng congressman na ito ay hindi po maganda. No? Dahil pala, tinawagan po siya nung ama sa isa po, no, nasangkot dito, ito po nga major, no, na sinasabi po niya, no. At humingi ng tulong, mga kaibigan, no. Humingi po ng tulong sa kanya. Kaya ay gusto niyang dipahan po dito sa Kongreso at pakiusapan po niya ang kanyang mga kasamahan, no, na parang papalabasin po sila dito. At hindi po maganda ito. Hindi po maganda, mga kaibigan, no. Porque ba't kaklase mo dati at mayroon siyang kamag-anak, anak na sangkot po sa ganito po, no, na hindi biro po ito, na kaso na ito, no, milyones po, no, ang na sabi po na nakulimbat po di umano, no, pero didipahan mo. Kaya para sa akin po, hindi po dapat ganun. Katulad nila ni Kong Akop, yan po ay talagang bilib na bilib po ako sa kanila pong mga ginagawa po na mga pag-imbestiga sa mga kapulisan po natin na sangkot. Di ba? Kasi ginawa po nila yan. No? Alam po naman nila kung ano po ang kakahantungan po kapag yan po ay sasabog. Pero dahil sa malaki po ang pira na kanila pong makukuha ay ginagawa po nila. No, ngayon, na nandyan na, nasangkot na, eh, ang ama, hihingi ng tulong sa isang congressman. At ang isa namang congressman na ito, ay gustong dipahan. Kayo po, mga kaibigan, ano po yung masasabi po dito? Para sa akin po, si Kung Ako po talaga ay saludo po ako sa kanya pong mga ginagawa po na pag-iimbestiga, no? Talagang bilib na bilib po ako ito kay Kong Akop. Pero dito po, sa klase po na congressman na ito ay, nako, iwan ko lang kung ano po inyong masasabi, mga kaibigan. Pakikomment lang po sa ating comment section at hanggang dito lang po muna tayo, no. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pakilike naman po. At sana po patuloy po natin na subaybayan, no, ang mga nangyayari po ngayon sa ating pong bansa. Dahil parang kakaiba na po ngayon ang nangyayari, no? Dumadami po ang ating mga kapulisan na sangkot po sa mga illegal na gawain, ano? Kaya po ay mamagmatyag po tayo, mga kaibigan, no?
tayo lang po na mga mamamayang Pilipino talaga ang makatulong sa ating pong bayang Pilipinas. So ayan po, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan dyan Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po tayong mag-iingat, at see you po sa next video ko. God bless sa lubas.